Sa mga pagpalaya na po sa ating lahat, mga kaibigan, ito po ang Kawal ng Demokrasya, Kawal ni Carbonel, nagsasabing Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Mga kaibigan, ang balita sa buong maghapon ngayon na para pong pinagkakaguluhan ng media ay ang pag-file ng kandidatura ng iba't ibang mga kandidato. At siyempre, mga una po niyan ay yung pong mga apat na senador re-electionist o dati pong senador at mga kandidato muli bilang senador. At maraming natutuwa pero mukhang marami rin nalulungkot sapagkat kandidato muli si Lito Lapid, kandidato muli si Tito Soto. Wala po tayong pagmamalaki o ating minamaliit si Lito Lapid. Kaya lang, talaga po naman yan Senado, taga-balangkas po yan, taga-gawa ng batas. At walang pinakita itong si Lito Lapid sa kanyang tatlong termino. 6 na taon po yan. Bilang isang duly elected senator na kanyang batas na nabalangkas o siya'y nanindigan. Nagmimistula rin po itong parang Robin Padilla, Jingo Estrada, JV Ejercito, at ilang pang useless na mga senador. Kanina mga kaibigan, abay, ano po ang issue natin kay Tito Soto? Malaki pong issue kay Tito Soto bukod sa kanyang pagiging duwag at pagiging kakampi ng birdugong si Duterte. Abay, nag-traitor pa sa Pilipinas yan. Sapagkat, nung lumabas yung desisyon ng Permanent Court of Arbitration na nagsasabing ang China ay walang karapatan na manghimasok sa teritoryo ng Pilipinas at ang kanilang mapang pinapakita ay walang basihan sa kasaysayan o sa mga dokumentong nasa pag-iingat ng United Nations, lalo tigit doon sa nabalangkas ng UNCLOS o United Nations Convention on the Law of the Sea. Ang reaksyon ni Xi Jinping dito ay understandable. Maunawaan po natin, sabi ni Xi Jinping, hindi ko rinrespetuhin yung desisyon na yan na nagsasabing kami ay walang karapatan manghimasok sa teritoryo ng Pilipinas. Ang sabi naman ni Tito Soto bilang Senate President, mga kaibigan, at ito'y dapat hindi malilimutan ng taong bayan. Ang sabi niya, may desisyon nga pabor sa Pilipinas, pero paano natin ipapatupad dyan? Makipag-usap na lang tayo sa China. Ito po ay isang malaking kababalaghan na dapat natin pandirihan. Pero ang pinakanapakapandiri sa lahat ay yung sinabi ni Rodrigo Roa Duterte bilang Pangulo ng Republika ng Bansa. Ang sabi niya, ang dapat dyan sa desisyon na yan ay ibasura sapagkat sa basura lamang yan kinakailangan. Hindi bali na si Xi Jinping, mga kaibigan, ay hindi sumang-ayon sa pagkapanalo ng Pilipinas. Pero pag ang mga Senate President at ang President ang magsasabi na walang saysay ang pagkapanalo natin, yan dinemanda ni Pinoy Aquino at tayo ay nanalo yan sa Permanent Court of Arbitration. Permanente na hukuman ng pagbabalangkas ng katarungan, Permanent Court of Arbitration, at ang magsasabing yan ay isang basura at walang saysay na batas, Senate President at President of the Republic of the Philippines, ito po ay katraiduran at ito ay kasuklam-suklam at dapat pinagdidirihan ang mga Pilipino pa rin ito. Duterte bilang kanyang apelido at bilang Pangulo at Tito Soto bilang estupido na Senate President. Ngayon, kandidato na naman, ang tingin niya sa mga Pilipino ay ututo
ang tinga sa Pilipino ay tagahanga na lamang parati na artista at kahit na sinong artista pagtuwakbo, talaga mananalo. Yan ay nag-umpisa na uso, panahon po ni Joseph Estrada. Abay ngayon, ultimong si Philip Salvador, gusto na rin komandidato, Willy Revillame. Bakit? May mga pangalan po sila sa pelikula o kaya sa taigdig ng entertainment. Pero ito po ay sinado. Ito nagbabalangkas at kumakatawan ng katinoan ng mga Pilipino. E pag ang ating simbolo ng katinoan ay pareho ni Tito Soto, Rodrigo Duterte, Robin Padilla, yung mga Nancy Binay, Cynthia Villar, Jamie Hirsito, Lito Lapid, Bong Revilla na magnanakaw. Kalain po ninyo, nananalo pa rin. Bakit? Hindi sila may diferensya. Eh talaga magnanakaw po yan. Normal sa magnanakaw ang magnakaw. Normal sa mga artista ang umarte lamang ang walang katinoan ay ang mga bumoto sa mga walang saysay na kandidato ang pareho nito. Wala pong diferensya yung mga artista na yan. Hindi po natin minamaliit. Yung matalino sa kanilang lahat ay si Dolphy. Nung siya'y pinapakandidato bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ang sabi sa kanya, ikaw ang pinakapopular na Pilipino sa buong Pilipinas, Dolphy. Ba't hindi ka kumandidato? Ano po ang sagot ni Dolphy? Ayoko. Bakit? Eh kung manalo ko, anong gagawin ko? Yan ang matinong artista. Yung mga Joseph Estrada, Lito Lapid, Bong Revilla, J.B. Ejercito, Jingo Estrada, Robin Padilla, nakakapandiri sapagkat ito ay parang kumakatawan sa katangahan, kabubuhan, karuwagan at kawalan ng pagmamahal sa bansa ng karamihang Pilipino. Lahat ng bumoto sa mga ugok na ito ay ugok ng mga Pilipino. Yan po ang ating pong paninindigan. Pero tayo po ay nagpapaabot ng paninindigan natin at paghanga. Halimbawa, doon po sa mga halal dyan po sa Palawan. Kinover po natin yan. Ating pong may sinubaybayan na nagkaroon po ng proposal sila Duterte, sila Governor Alvarez at ilang pa mga politiko maka China na hati-hati na yung Palawan at dagdagan ng congressman, dagdagan ng sinang governor at din sa tatlo ang tawag nila 3-in-1 Palawan. Bumaha po ang pera na insik dyan. Ngunit ang mga Palawenyo ay nanindigan at sinabi nilang yung 3-in-1 Palawan na sinusulong ni Duterte, ni Alvarez, Reyes, yung binyang na lokaret dyan po sa Kulyon. Abay, nilabanan po yan ang mga nanindigan mga Palawenyo at sa halalan pa lamang para hindi po mamagic ng Smartmatic ng Comelec po. Ang ginawa nila habang nagbibilangan, kinukunan na nila ng kanilang cellphone camera at ito ay binabato nila sa mga opisyalis upang ipakita na meron kaming record ng tunay na halalan. Kaya po tayo bumabati dyan sa mga nandyan po sa Palawan na mga nanindigan. Nandyan si Father Kaabay ng Kulyon, nandyan yung mayor ng Nara, nandyan yung vice mayor ng Coron na si Palangka, nandyan mga kaibigan yung mga nanindigan. Yan sila Makilan family, nanindigan laban sa 3-in-1 Palawan. Ang sabi nila, okay na yung 3-in-1 sa kape, pero wag naman sa probinsya ng Palawan. Huwag naman sa dangal dadaanin yung 3-in-1. Ayaw nating mahati-hati ang Palawan, ayaw nating mapirasat-piraso ang dangal ng Palawenyo. Yan mga kaibigan ng paninindigan. Ngunit sa ngayon, magkakaroon po tayo ng halalan. Hindi po ako naniniwala na yung paninindigan ng Palawan ay magagaya
ng mga tribu-tribong iba't ibang lahi dito po sa Pilipinas. Nandiyan ang mga waray, kung ano ang gusto ng waray mangyari, yun ang mangyayari. Nandiyan ang mga Dabawenyo na hindi po iiwalay kay Duterte at kay Kibuloy, sapagkat sila ay kultura ng Duterte, kultura ng Kibuloy. Lahat na mga bumuboto sa kanila ay kultura ng demonyo at itong nagpapanggap na anak ng Diyos kuno ng pangalan ay si Kibuloy. Ngayon mga kaibigan, bayan po ninyong batiin ko mga Palawenyo, yan po aking mga nabanggit, Father Kaabay, Kristiyano-Katolikong pari dyan po sa Kulyon, pero siya po ay para po ba ikinatutuwa ng alkalde dyan. Yung alkalde po dyan ay malapit masyado. Hindi po natin sinasabing meron silang relasyon ni Governor na mayaman na matanda, itong si Alvarez. Ang atin po lamang sinasabi ay masyado malapit, at sapagkat si Alvarez ay malapit kay Duterte at si Duterte ay malapit sa China, kung ano ang iyong utos ni Alvarez, sinusunod agad itong favorite mayor ni Governor Alvarez ng pangalan ay Binyang. Limutan ko apelyido nito. Pero ang asawa nito ay kamukha ni Jay Sonsa, pero hindi po si Jay Sonsa. Kasing gwapo lamang ni Jay Sonsa. Pero binabati po natin yung mga nanindigan. Yung alkalde ng Nara, Palawan. Yan pong isang kaibigan natin dyan, si kasamang Romeo Bacosa, at yung ilang pang mga miyembro ng Alpha Phi Omega na naninindigan po yan para proteksyonan ang kalikasan ng Palawan. Yung Alpha Phi Omega, nandiyan po sila Nas Padilla at ilang pang mga stalwart members ng Apo Fraternity. Mga kaibigan, itong nalalapit na halala na ito, ang paniniwala po ng inyong abandingkod, wala pong saysay ito. Bakit? Eh hindi naman natin pinanalagot at pinamuka na ang laki ng dayaan o ang laki ng pagkakamali o kasalanan ng COMELEC sa bansang Pilipinas sa kanilang pagsasalaula ng nakaraang halalang Mayo 9, 2022. Eh, dapat panagutin muna yan sapagkat dalawang partido, pareho po na kinabang dyan. At hindi po natin maaaring kampihan kahit sino sa kanila sapagkat pareho po na kinabang sa pandaraya dyan po sa COMELEC. Yang Smartmatic. Alam po ba ninyo na yung Smartmatic na ginastusan po ng bilyon-bilyon sa panahon po ng nakaraang Commissioner Bautista at sa ilalim ng Panguluhan ni Duterte, abay hindi na po mapapakinabangan ngayon sapagkat nagkagulugol na ang program niyan sa ginawang pandaraya noong nakaraang halalan. Nakita nga akin po sariling mata ang mga ebidensya kung paano naging malawakan ang pandaraya ito pong nakaraang presidential election. Hindi pwedeng gamitin ni Sara Duterte yang issue na yan na alam niyang totoong nandaya ang magkabilang kampo sapagkat siya mismo ay nandaya din. Ano pong paninindigan ng kawal ng demokrasya? Bago po tayo maghalalan, abay, hinihiling po natin sa Supreme Court, dahilin po natin sa batas, hindi sa revolution muna. Dapat pag-utusan ng Korte Suprema ang COMELEC na ilabas at inantad yung tunay na bilang na nakaraan po nating halalan. Sapagkat sa halip na manggagaling po ang mga certificate of votes or return of election sa 728 na mga presinto, ibig sabihin, 728 VCM o vote counting machine na computer, nang galing lamang yung 20 million sa isang computer. Yan pong 9822 na sa Quezon City.
sa garahe pa ng isang bahay nang galing. 20 million volts in 1 hour from one computer. Hindi po mapaniwanag ni Garcia yan at siya po ay tuwan-tuwa sapagkat parang kinalilimutan na ng mga leaders ng oposisyon o leaders ng taong bayan yung issue na yan. Nagmumubo na sila. I refuse to move on sapagkat hanggang hindi napapanagot yung mga nandaya sa halalan, mananatili ang krimi nila laban sa demokrasya, laban sa katarungan. At ito po hindi natin mapapatawad. Hindi po natin dapat laktawan, hindi natin dapat talikuran yung napakalaking krimen ng COMELEC laban po sa ating kasarinlan at laban sa demokrasya. Dapat paragutin muna itong COMELEC, itong taon na ito, 2024. Paragutin muna sila bago tayo maghalalan ng 2025. Otherwise, para po tayo mga bulag na mga mamamayan, bingi ng mga mamamayan, at ito po ay kahindik-hindik na pangyayari na dapat hindi po natin tinatalikuran o nilalaktawan. Dapat manindigan po tayo. Dapat matuto po kayong manindigan. Dapat matuto po kayong magalit sa kamalian. Sapagkat pag inyo parating pinapatawad yan ng kamali, hindi po nakakabuti sa ating kasaysayan, hindi nakakabuti sa ating demokrasya, hindi nakakatulong sa ating katarungan, lalo hindi nagbibigay ng dangal sa lahing Pilipino. Kaya po tayo pinagtatawanan, binubusabos ng mga inchik, sapagkat binubusabos ng Pilipino ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagpapatawad dyan po sa mga malaking kriminal, mga Arthur Garcia ng COMELEC, yung mga Bong Revilla, John Enrile, Jingo Estrada, George Garcia, at ilang pang nagkamali sa atin, lalo tigit yung traidor na pamilya na Duterte. At meron naman daw kakandidatong Duterte, eh yung pang saray, dapat na nga natin impeach, meron pang kakandidatong dalawa, itong si Pulong Drug Lord, Certified Drug Lord, ayaw magpakita ng tato ng Triad Shabu Gang, itong si Pulong Duterte, sapagkat totoo na meron siyang tato na nagsisimbolo ng kanyang pagiging mataas na ranggo sa triad ng drugs, illegal drug. Ngayon mga kaibigan, ang pag-alipusta sa mga Pilipino ay ganun na lamang. Wala silang, hindi po sila nahiyang ibandera na sila ikakandidato. Andiyan na nga yung kanilang boba at matakaw na kapatid na ate, itong si Sano Duterte. Kakandidato pa si Baste Duterte, mayor ng Davao, at congressman ng Davao, si Paulo Pulong Shabu Duterte. Kakandidato, at ultimong itong raw halimaw na traidor na duwag na Rodrigo Roa Duterte ay nagbabalak din kumandidato bilang senador at balak na maging Vice President or President pagdating po ng 2028. Sukdulan ang pag-alipusta sa ating punlahi, sukdulan ang pambababoy sa mga Pilipino sa pamamagitan ng pagtatatag ng isa pang hungkag ng halalan hanggang hindi natin niresolba at pinagbabayad, pinapanagot ito pong present crop, itong kasalukuyan na mumuno ng COMELEC. Abay, katawa-tawa po talaga tayo, talaga po namang walang bansa na gagalang po sa atin sapagkat hindi natin ginagalang ang ating sarili. Ang kawalan ng pagkalang natin sa ating sarili ay ating pong sariling kagagawan. At siyang po ay ating pinoprotestahan kahit na tayo ay kukonti lamang at tayo ay hindi po masyadong popular sa paninindigan ito. Wala po kong pakialam. I'd rather be right than be popular.
tama na ako'y maging tama kaysa maging popular na kahit na ako'y mali. Ayaw po natin maging Duterte, ayaw po natin maging Bato de la Rosa, ayaw po natin maging Bongo, ayaw natin maging Bong Revilla, ayaw natin lalo maging Robin Padilla. Ako po ay si Kawaldi Carbonell, ang kawal ng demokrasya na nagsasabing iniibig ko ang Pilipinas. Allahu Akbar!